Sa pagbabalik nito ni Gabe Vincent, mga idol, mula sa medyo matagal niyang pagkaka-sideline buhat nga ng injury, ang naging resulta niyan ay ito. Vanderbilt bilang sentro, Rui sa 4, LeBron sa 3 at katuwang ni Vincent ay si Reeves sa kanilang backcourt. Now, wala naman akong kaso masyado sa lineup na ito. Kita mong halos silang lahat naman ay nasa natural nilang position. Si Vando, medyo kaya niya rin namang mag-center. Pero para sa akin lang naman, hindi nila nasasagad ang kanilang roster kung parati silang ganito. Ang nausog papalabas ng rotation ay yung mga natural nilang bigs na sina Jackson Hayes pati si Christian Wood. Nauna na nga pong mawala sa rotation itong si Wood and naniniwala pa ako mga idol na kaya pa rin naman ni Wood minsan na maging third best player sa team na ito. Hindi nga lang siya masyadong na-utilize dahil puro sa gwardiya lang nakatoon ang kanilang offense. And syempre, medyo limitado nga siya sa kanyang depensa. Pero kahit na, ilang seasons nang napapatunayan po ni Wood na pwedeng umasa ang team sa kanyang mga puntos, pero sa team na ito ay hindi niya yun nagagawa. Itong si Hayes naman mga idol, okay naman ang pinapakita kapag nabibigyan ng minuto. Mahaba, athletic at isang serious na lob threat. Walang dahilan si Ham para hindi paglaruin itong si Hayes, pero somehow nagkaroon po ng dahilan si coach na huwag paluruin to dahil nga po sa pagpasok ni Vincent. Dito naman same lineup pero pumalit si Reddish kay Vincent. Mas mahabang lima to at mas perimeter oriented na depensa pero nakapagpwesto pa rin naman si DeRozan sa attacking zone niya. And si Rui, kita nating andyan naman para mag-help at siya ang nagsisilbing last line of defense para sa LA. Usually, si AD po yung nandyan sa pwesto ni Hachimura. Pero wala nga pong AD sa court at the moment and mukhang mas okay pa rin siguro kung center yung nandito na sanay mamblangka ng tira. Kesa kay Hachimura na hindi naman masyado, di ba? Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyong mag-register ay click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Again, si Hachimura ang sasalo doon sa umaatake sa kalaban and more of communication naman ang pagkukulang ng LA dito. Pero yung mga ganyang pagkakataon kapag si AD na po yung nasa court, nagagawan niya ng mas maayos na paraan. Mas macha-challenge niya tong drop pass kay Drummond. Wala nga po si AD and wala ring center sa loob. Kaya tignan nyo dito na noong may thought na po yung Bulls na may shot blocking big man ang Lakers na nasa court in Anthony Davis, umiba ng kaunti yung galawan nga at inatake pa rin ni DeRozan yan pero syempre iniisip niya andyan lang sa paligid si AD at baka matapal pa niya. Ginive up na lang din niya yan kay Caruso and wala rin naman tong intention na tumira sa loob. Hindi ko sinasabi na ganyan din yung epekto ni Wood or ni Hayes kapag sila yung nandyan sa pwesto ni AD. Pero hindi malabong mangyari yon, mahaba rin naman sila. Natapilok na naman tong si AD nitong third quarter so syempre kailangan niya umupo. Anong ginawa ni Ham? Ganun pa rin. Vanderbilt bilang center although si Rui ang tumatapat sa sentro nung kalaban. Hindi man lang sina Hayes or Wood ang pinasok para man lang makapag-match up sa laki ni Vucevic. And hindi na naman nag-communicate tong dalawang to pero maaayos naman nila yan. Parehas na naman silang sumama sa iisang tao at hindi po nag-switch. Pero this game, mainit nga lang din talaga ang Chicago Bulls mga idol. Nakashoot sila ng 18 na 3 and nag-average lang ang team na ito ng 12.5 threes a game. Plus, wala rin pong halos nagawa ang Lakers para depensahan si DeMar DeRozan at umiscore siya ng 27 points on 12 out of 16 shooting from the field. 75% yan kaya extreme efficiency talaga mula kay Debo. Para sa Lakers, ewan. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung ginagawang rotation ni Ham and lalo lang gugulo to sa tingin ko kasi healthy na silang lahat. Except syempre doon sa latest injury ni Davis sa laro na ito. Pero with Vincent back, ayun nga, mas mahirapan siyang balasahin ang mga players niya kasi kilala nga siya bilang mas pumapabor sa gwardiya kaysa sa big man. Kung masa sideline man si AD, I hope na mababad naman si Wood or si Hayes kasi mga legit big man naman yung mga yan. Pwedeng itambal yan kina Rui or Vando or pwede ring both. And ayun, panalo ang Chicago Bulls sa laro na ito 124-108. Ano po ang masabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.